binabasa ay mula kay Sirach, na kilala rin bilang Ecclesiasticus. Isa ito sa pitong aklat ng Panitikan ng Karunungan. Itinataas ng Sirach ang karunungan ng Diyos bilang napakalaki, makapangyarihan, nakikita ang lahat ng bagay, nauunawaan ang mga gawa ng tao at nagpapakita ng habag sa mga makasalanan. Sa ikalawang pagbasa, nilinaw ni San Pablo na ang banal na karunungan ay ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu Santo para sa mga nagmamahal sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, si Jesus ay nagbigay ng banal na karunungan sa pagharap sa mga hamon sa mga pang-araw-araw na buhay. Nananawagan si Jesus para sa pagmakatuwiran upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang biblikal na katuwiran? Sa banal na karunungan, itinaguyod ni Jesus ang katuwiran at kabanalan. Ang pagsunod sa mga kautusan ay kinakailangan. Itinuro sa atin ni Jesus na ang mga utos ay naglalaman ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya naman, kapag ikinakapit natin ang makadiyos na pag-ibig at karunungan, nahaharap natin ang mga hamon mula sa gayong pananaw at mabisang nakakahanap ng mga solusyon. Pagninilay. Pinag-iisipan ba natin ang karunungan ng Diyos sa panalangin? Nagdarasal ba tayo para sa karunungan? Hinahanap ba natin ang pagpapahayag ng banal na espiritu ng makadiyos na karunungan kapag nahaharap tayo sa mga hamon? Alam ba natin at isinasabuhay ang 10 utos ng Diyos? Sa paggawa nito, mahal ba natin ang Diyos at ating kapwa? Namumuhay ba tayo ng matuwid para sa kaluluwalhati ng Diyos sa isip, sa salita, at sa gawa? Manalangin tayo. Amang Diyos, Ikaw ang huwaran ng karunungan. Mangyaring ipadala muli sa amin ang banal na Espiritu upang aming malaman, matutunan, at magamit ang banal na karunungan sa aming buhay. Tulungan mo po kaming mamuhay ng matuwid, Amang Diyos, upang aming luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Turuan mo po kaming mahalin ka at mahalin din ang aming kapwa. Amen.